ito po yung unang buwan ng taong 2021. January 4, 2021. Monday po. Makikita niyo po yung sobrang dami ng tao. Sobrang haba ng pila. Papunta sa terminal ng carousel bus station. Pero ganang pila po, normal lang po yan sa araw ng Monday. Pero pagsapit po ng mga 9 a.m, dapat wala nang pila. Hindi na lang yung sabon ba 20 o 15 katao na lang kapila. Yan po yung naobserbahan ko. Kaya pumapasok ako sa oras ng bago mag 9 a.m. Bumabiyahin na ako papunta naman sa terminal ng bus. Maraming trabaho po dito. Isa dito. Oo. Monumento ha, maraming tao. Maraming. Ah, hindi kasi puno. Hindi nga yung marami. Bukod sa nakaiwas na ako sa ano, matinding pila, hindi naman ako malilate kasi sakto lang oras at mabilis din naman yung biyahe ng ano, carousel bus. Ting Monday lang naman yan. Dito naman makikita nyo na kahit 9 a.m. or lagpas, sobrang haba pa rin ng pila. Ang tingin ko dyan kasi unang Lunes kasi yan ng ano na January 2021. Ibig sabihin, yung mga tao galing sa bakasyon na nag-New Year at bumiyahe na sila lahat. Konting kisa lang mga chong. Makakasakay na rin tayo ng carousel bus. Medyo malilate lang tayo kasi mag-10 a.m. eh. Nakikita nyo naman po, maraming mga bus na nakapila. Hilihilera sila. Problema lang natin, galing din sila sa monumento. Marami rin tao din. Maraming sakay. Kaya punuan yung bus. Bali, pagdating dito sa main avenue ko ba? Konti-konti na lang pwede sakay. Kaya medyo natagalan tayo. Paunti-unti lang po yung paggalaw na pila. Kasi yung mga bus nagsasakay. Dalawa. O lima. Kasi kailangan natin ng distansya. Ganun sinapatupad ng gobyerno. Kailangan sundin po natin yung patakaran na yun para hindi na lumala ang virus. Matapos na ang paghihirap natin sa pandemya ito. Kailangan din sundin natin yung pagsusot na face mask at face shield para makaiwas tayo sa virus. Ginagawa po ng presidente ang lahat ng magagawa niya. Kaya kailangan natin makiisa sa lahat. Kailangan natin magtulungan. Sama-sama nating labanan ng virus. At sabihin natin, virus ka lang. Kami, tao, may totoong puso. Ganyan ang buhay. Kailangan ng pagtitiis, pagtsatsaga. Paano mga chong, malapit na tayong makasakay o. Nakakuha natin sa tiyaga. Higit lalo tayong mahihirap. Masanay tayong magtiyaga. Hindi ka na, sakay na tayo mga chong. Salamat. At nakasakay na rin tayo mga chong.
nakakapag-relax rin tayo. Malamig na rin dito sa Carlson. Medyo pawisan. Pero sanay naman tayo sa hirap. Dapat pa rin tayo magpasalamat sa Presidenteng Duterte. Kasi humaan yung biyahe natin dito sa Carlson. Binago niya yung mga patakaran. Inayos yung daanan ng bus. Ginawa ng presidente lahat ng paraan para maging maayos ang dali ng trapiko. Tapos yung biyahe ng mga tao, maging maayos din. Maging safe at maging maayos yung biyahe nating lahat. Gumaga yung life natin dahil sa Pangulong Duterte. Kaya saludo ako sa iyo, Pangulong Duterte. Sarap ang biyahe natin, mga chong. Napakabilis. First time na nangyari lang sa Pilipinas. Ang dahil sa iyo, Pangulong Duterte. Mag 10 a.m. na, mga chong. Tansya ko. Siguro darating ako ng mga mag 10:30. Or 10:30. May mga palugit naman sa agency namin. Kapag mga 10 minutes, lagpas ka sa 10 o'clock, pasok pa. Pero pag lumagpas ka na isang minuto, mga 10:11 hanggang 10:15, 30 minutes late na. Pero pag 10:16 to 10:30, 1 hour late. 10:31 hanggang 11, 2 hours late na. At kapag lumagpas ka pa sa 11, babay na. Papawin ka na. Ang isipin natin, mga chong, napakasarap at napakabisang biyahe natin. Enjoy natin yung ganitong time. Kasi minsan lang ito nangyari sa buhay natin. Ang magagawa natin, dapat i-adjust natin yung oras natin. Para hindi tayo malalik. Mas aagahan pa natin sa susunod. Kumilos tayo at huwag natin iasa lahat sa ating presidente. Kasi lahat naman ginagawa niya. Tulungan natin ang presidente at tulungan din natin ang sarili natin. Wala akong presidente na nakagawa ng mga bagay na to. Sana sa susunod na eleksyon, yung presidente natin tutulad kay Pangulong Duterte. Sana maging maayos ang lahat. Magtayo pa rin siya ng maraming mga instruktura na magpapabilis sa kilos ng mga sasakyan sa Pilipinas. Taos sa puso ko ang pasasalamat sa iyo, Pangulong Duterte. Kamao. Duterte tayo.
tap na po sa akin. Grabe na tayo bumaba. Isang panto na lang. Set up na po tayo. Medyo malilate tayo kasi 10 ano na eh. Late na talaga, 10:17 na eh. Sasakay ng jeep papunta sa Libertad. Nangaba ng pila kahit kahit alas 9 na eh. Mga chong, paalam na. Dito na lang ako. Dito na ako sa araw para makasayang dito.